Naghalal na ng bagong presidente ang University of the Philippines habang kinumpirma naman ng DFA ang pagkamatay ng isang overseas Philippine worker sa Qatar. At panukalang public-private partnership law, ipinagtanggol ng isang mambabatas. May ulat si Juliet Carangyan. Binigyang diin ni House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda na malaki ang maitutulong ng proposed public-private partnership law para matugunan ang infrastructure investment gap ng bansa na umaabot sa 7.3 trillion pesos. Isa ito sa mga priority bill ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ngayon aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara. Ayon kay Salceda, matutugunan at mabibigyan ng mas malinaw at matibay na safeguards ang bansa sa anumang transaksyon ukol dito. Kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs ang pagkamatay ng isang overseas Filipino worker sa isang resort sa Qatar. Ayon sa ulat, nahulog ang Pilipino habang siya ay nagpapalit ng ilaw sa resort kung saan nag-ensayo ang ilang manlalaro para sa World Cup. Nakikipag-ugnayan na ang Embahada ng Pilipinas sa mga otoridad ng Qatar para alamin ang detalye ng insidente. Patuloy din ang komunikasyon ng Embahada sa naulilang pamilya para sa agarang pagpapauwi ng labi ng biktima. Inihalal naman bilang bagong presidente ng University of the Philippines si former faculty regent Angelo Jimenez. Inanunsyo ito ni student regent Siegfried ngayong hapon. Kumpiyansa ang mga guro at pati na rin ang mga estudyante sa UP na magagampanan ng bagong presidente ang pagtatanggol sa karapatan at academic freedom ng universidad. Juliet Carangyan para sa Bayan.